what's up sa inyo mga boss? Welcome back ulit dito sa akin channel, no? So, today ang ituturo ko naman sa inyo is isang pan-edit. Siyempre, ang gagamitin ulit natin app is a late motion, no? So, bali, ito naman lagi yung ginagamit ko na app. So, bali, hintayin nyo lang yung mga susunod pa nating video. Marami pa tayong video na ilalabas, no? Hindi lang sa a late motion, CapCut, KineMaster. Meron dito yung mga tutorial dyan, no? So, bali, dito sa pan-edit na gagawin natin is baka medyo lang naman, no? Medyo matagalan tayo. So, bali, sana makuha nyo pa rin kahit na matagalan tayo, no? So, sana panoodin nyo pati yung video natin, no? At bago natin ito simulan, kung bago ka lang dito sa akin channel, please like, comment, and subscribe. Click mo na din yung notification bell para lagi kang updated dito sa ating channel. Maraming salamat nga pala ulit sa mga patuloy na sumusuporta dito sa channel na to. At syempre, sa mga nag-share ng videos natin, no? Thank you sa inyo mga boss. Malapit na tayo sa 100K. Ayan, ngayon wala sasabihin yan dito sa channel natin kasi around 98 na ata tayo ngayon, no? So, bali 2K na lang. So, share nyo na yan mga boss para maabot na natin yung 100K. Thank you. At syempre sa Panginoon natin, no? Simulan na natin to, no? So, bali kung gusto nyong makita yung beat, ilalagay ko na lang sa description yung pull na gawa ko, no? So, bali kung saan na lang yung magpapalit yung picture, doon yun na lang kuhain yung beat. So, bali mamaya ituturo ko sa inyo kung paano. So, start na natin para hindi na lang mabay yung video natin, no? Meron na kasi itong mga beat at lalagyan na din natin to ng mga picture, no? Para hindi na humaba yung video natin. So ayan, bali may naglagay na ako ng image. I-pairin na lang ulit yung ginamit natin, no? Para di na tayo mahirapan pang maganap ng image. So ayan, bali kung makikita nyo dito, mamaya papakita ko sa inyo kung anong mga purpose nyan, kung bakit nakapatong, kung bakit mahaba to. So bali, simulan na natin para hindi na humaba yung video natin. Eto ulit, ulitin ko lang. Kung gusto nyong mahanap yung mga ito, yung kung saan tayo maglalagay ng mga image, check nyo lang yung link sa baba. Ilalagay ko yung buong video na to, no? Yung tapos na. Tapos extract audio nyo na lang. And tapos kung saan magpapalit yung image, doon kayo magmark, no? So sana naiintindihan nyo ako. Okay, simula na tayo. Unang-una, dito muna tayo sa first image. Punta tayo sa Move and Transform. Tapos, Zooming Tool. Then, dalawang keyframe. So, bali, sa pangalawa is... Wait lang. Ang bagagawin natin. So, dito pala sa una is zoom lang natin siya. Ang kadalasan naman laging ginagamit natin. So, yan. And then, lagyan natin ng graph. So, bali, sa graph niya is ganito. Gayahin nyo na lang. Okay. Next, rotation naman tayo. So, bali from 0 to negative 90. So, yan. Tapos, graph. Ay, that, kinopy na lang pala natin. No? So, ganito lang. Then, copy curve na lang natin. Tapos, pabalik ka rin na lang natin. No? Then, next, punta kayo sa effect. Add effect kayo. Punta kayo sa distortion. Lagay nyo yung tiles. And then, mirror lang sa tiles. And then, punta kayo sa effect. Add effect ulit. Move and transform. Tapos, lagay nyo yung oscillate. Tapos, sa oscillate from 0. Ay, 0 lang. Tapos, frequency is 2. Hindi nyo nababaguhin. Punta tayo sa magnitude. So, bali, dalawang keyframe lang. Tapos, sa unahan is 2. 24. Yan. Tapos, dito is 1. Sana nasusundan nyo, no? Then, lagay natin yung graph, tapos balik ta rin lang natin. Pangit yung graph, ah. So, yan, ganyan yung graph. Next na gagawin natin, add nyo yung motion blur. Punta kayo sa blur, then motion blur. Tapos, dito, on nyo lang lahat, yung position scale, ang yung angle, yan dapat naka-on yan. Para ikakopy na lang natin.
Then, punta ulit kayo sa effect. Copy effects natin. Yan. Copy effects. Tapos, yan, baka maliin yan na naman yung accent ko eh. Tapos, next is dito. Move and transform lang ulit. Tapos, rotation. Dalawang keyframe. Tapos, sa unahan is, gawin nyo lang 100 para maganda yung ikot. Then, graph. So, bali sa graph, kabaliktaran lang. Yan, ganyan. Sana nakukuha nyo ako. Then, zooming to lang ulit. Kabaliktaran. So, mag-zoom naman siya sa pangalawa. Then, graph, paste nyo. Tapos, paste din natin yung effects. Tingnan natin. Yan. So, bali next na tayo, no? More on zooming tool yung gagawin natin. So, bali dito, zooming tool lang ulit. Move and transform and then zooming tool. Tapos, sa mga nagtatanong kung saan para sa itong keyframe, no? Itong keyframe is para gumalaw siya, no? So, hindi siya gagalaw kung hindi natin siya lalagay ng keyframe. So, etong panguna natin is ipalitin lang natin. Todo natin, todo. Yan, mga ganyang kaliit. Tapos, yung graph lagay nyo, paste. Tapos, baliktarin lang natin. Lagyan natin ulit ng rotate. So, from 0 at from 0 to positive 90. Tama ba ako? Baliktad pala, baliktad. So, dito pala yung 90. So, yan. Baliktad ha, 90 muna bago 0. And then, paste the graph. So, pares lang pala. Paste nyo, tapos balik ta rin. Next, punta tayo sa moving tool. So, bali sa moving tool, maglagay kayo ng dalawang keyframe. And then, dito, pupunta siya sa gilid. Yan, tapos yung graph niya is out. Yan. Hindi natin ito lalagyan ng ano. Lalagay lang natin pala dito. Face effect nyo. Tanggalin nyo yung tiles. So, yung motion blur lang at saka yung ano ilalagay natin. Okay. Sana nasusundan nyo. Then, next. Dito na tayo. So, bali. Dito naman. Puto lang tayo sa effect. Add effect. Tapos, 3D. Lagyan nyo yung box. Tapos, sa height niya is gawin lang natin 1.00 or 1K. Yan. Tapos, baba kayo. Punta kayo sa shine. Gawin nyo lang 0 para bumalik yung kulay. And then, ano ba tayo? Next natin is scale. Scale nyo ng konti. Depende sa inyo kung i-scale nyo pa. Yan. Nga 1.20. Okay na sa akin yan. Then, punta tayo dito sa orientation. So, sa orientation. Ay, hindi. Copy muna pala natin. So, copy nyo lang yung effect. Then, lagay niya siya dito sa susunod para hindi na kayo mahirapan. O, di ba? Tapos, dito pala is punta kayo sa move and transform. And then, zooming tool, dalawang keyframe. So, baka malito kayo, ha? Nilagay ko lang yung box para hindi na tayo mahirapan. Tapos, balik kayo dito sa una. And then, zooming tool tayo. Itong nasa unahan is from maliit siya.
magiging ganyan. So, lagyan natin both side and then lagyan din natin ng graph. So, pabaliktad lang. So, ayan, ganyan yung mangyayari eh. Okay? Sana hindi kayo malito. Alam ko nakakalito eh. So, punta na tayo ulit tayo sa box. Then, orientation. So, bali dito sa orientation, napunta muna kayo dito sa letter B. So, parang yung letter B. So, click nyo lang yung parang letter B. Tapos, maglagay kayo ng isang keyframe para sa 0. And then, isang keyframe ulit para sa negative 60. Yan. Sana nasusundan nyo. And then, yung graph niya is ganito. Yan, paste nyo na lang. Tapos, back ulit. Punta naman tayo sa rotation. So, bali dito naman sa rotation, click nyo lang yung Y. And then, maglagay tayo ng dalawang keyframe. So, bali dito sa unahan is negative 200. Mga 250. Yan. Sana hindi kayo malito, mga boss. Sundan nyo lang yung ginagawa ko. And then, yung graph niya naman is paganito naman. Asa na? Base curve. Tapos, baliktarin natin. So, ayan. Meron na tayong box. Then, dito naman sa next na box, sana hindi talaga kayo malito. Mamaya, lalagyan natin ng overlay yan. So, punta kayo sa box. And then, dito naman, dito muna tayo sa A. Yung A lang muna ang pansinin nyo, ha? Yung A. Okay ba? So, hindi nyo nagpipindutin yan. Dito lang yan. So, maglagay kayo ng dalawang keyframe. Dalawang keyframe from 0, tapos 35. Dito na lang yan sa bandang gitna. So, orientation muna tayo, ha? Baka malito kayo kasi ang gulo ko magturo. Tapos, yan dito 35 from 0 to 35. Tapos, next is negative naman, no? Negative 140, yan. Lalagyan natin ang graph. So, bali sa graph niya, space nyo lang. And then, dito din, paste. Tama, back O. Dito, pabaliktad. Okay, so balik-balik ulit kayo sa back. Dito naman tayo sa rotation. Kabaliktaran naman ito. No? So, bali, click nyo lang yung Y and then dalawang keyframe. Isa sa dulo at sa unahan. And then, sa unahan is negative, ano ba yung kanina? 250? So, 250, no? Yan, to 0. Then, lagyan natin ang graph. So, bali sa graph niya naman is pabaliktad. Yan. Okay, sana nasusundan nyo. Baliktad pala yung graph natin dito. Ayusin nyo na lang, ha? Ang bilis dito, eh. Bagay natin. Ay, ganito pala. So, clip nyo lang to. Putik naman yan. Yun. Tapos mag-i-scale. Yan, tapos mag-scale tayo, no? So, punta lang kayo dito sa baba, scale. Then, from dito tayo sa, una tayo ng orientation, tapos sa dulo is mag-zoom. So, yan, okay na yan.
Tapos yung graph niya is face lang natin. So, bali next na tayo, no? So, dito naman, ang gagamitin lang natin is circular ripple, no? So, punta lang kayo dito sa distortion. So, next na tayo, ah. So, ito, lagay nyo ito yung circular ripple. So, nabubulol ako. Then, sa Y muna tayo, gawin nyo muna ng negative 48. Yan, tapos, yung radius, gawin nating 80. Tapos, yung face niya, gawin natin 3. Ay, negative pala yan. So, yan. And then, saan baba? Yung frequency, babaan natin. Para lumit lang yung parang alon. So, gawin natin 1.1. Ah, 1.10 pala. 1.1 tuloy. Then, dito tayo sa strength. So, sana nasusundan nyo ako mga boss. Ngayon yung, ano, settings natin, no. Sa strength, maglagay tayo ng dalawang keyframe, no? So, dalawang keyframe. Tapos, dito sa dulo, magiging 0 lang siya. Yan, 0. Then, dito naman is pataasan natin. 360. Yan, 360. Lagay niya sa unahan. And then, yan, parang gaganyan siya. Tapos, yung graph naman is face lang natin. Tapos, balik ka rin lang natin. Yan, strength. Lapit lang pala natin. Ito pala yung purpose nito, no? Yung isa nating mark. So, yan. Bilis. Mabilis masyado. Okay na yun. Tapos, next na tayo. Dito na tayo sa taas niya. Ang gagawin lang natin dito is papalitin lang muna natin. So, punta kayo dito sa zooming tool and then palitin lang natin. Depende sa inyo kung ano yung swak sa inyo, no? So, bali ito, ganito, okay na sa akin. Tapos, punta tayo sa moving tool. Maglagay kayo ng dalawang keyframe. Tapos, sa una, galing lang siya sa baba. As in, baba lang talaga. Yan. Okay, tapos lagyan natin ng graph. So, paste nyo lang. Uy, na-overshoot natin. So, paste, tapos balik ta rin nyo. And then, balik tayo sa zooming tool. So, dalawang keyframe, tapos sa pangalawa is mag-zoom na siya. So, diba yan? Para hindi kayo malito, ha? Unahin nyo muna siyang paliitin. Tapos, lagyan natin ng graph. So, bali sa graph niya is ganyan lang. Yun! Kuha nyo ba mga boss? Tapos, lagyan natin siya mamaya ng motion blur. Tsaka, ano, yung oscillate ba yun? Oh, oscillate. Next na tayo. Lapit-lapit na tayo, ano. Sabi sa inyo, more in zoom lang tayo eh. So, punta kayo sa zooming tool. And then, sana hindi kayo nalilito sa akin, no? So, tatlong keyframe para sa zooming tool. And then, sa una lang is zoom natin. Tapos, sa dulo, zoom ulit natin. And then, sa gitna is out natin, ganyan siya. Lagay natin sa gitna. Tapos, copyin lang natin yung effects dito. Copy effects. Para hindi na kayo mahirapan. And then, lagay natin dito. So, tanggalin natin yung oscillate. Tama ba? Lagyan muna pala natin ng graph yung ano. Baka makalimutan natin. So, yung graph niya is ganito. Paste lang pala natin. Tapos, baliktad.
Then sa pangalawa, face. Okay. Now, ngayon, punta kayo ulit kayo sa effect. Add effect tayo. Punta kayo sa moving tool. And then, lagay nyo yung file size. Tapos sa file size naman, yung frequency, gawin nyo lang 0.10. Grow is 1. Tapos dito tayo shrink. So, dalawang keyframe. Tapos dito sa una is 1 to 0. And then, graph. So, bali graph. So, yan. Taas lang natin yung tiles kasi, ay, nakataas na pala, no? So, ba't ganyan? Parang sira. Sira siya, sira. Yun. Okay. Yan, next. So, bali next, zooming tool lang ulit. Sabi sa inyo, puro zooming tool tayo. Then, dito sa una, i-zoom lang natin ulit. Palakihin na natin tong ano. Yung mismong video natin, yung ano, image. So, yan, gawin natin dito. Tapos, graph. Okay, yan. Sana nasundan nyo. Tapos, circular ripple ulit tayo. So, bali dito, may iba na yung settings natin dito. Yung frequency, ilagay lang ulit natin sa 1.10, no? So, bali 1.20 naman dito. Or 25. Okay na yan. Tapos, sa phase natin, is wala, 0 yan. Tapos radius 80, and then ano pa ba, strength. So sa strength na lang pala, no? So lagay natin dalawang keyframe ulit, tapos 0 lang yung isa, yung nasa dulo 0. And then ito is 200, lagay niya sa 200 yan. Okay. Ayan, tapos yung graph natin. Paano ba yung graph na yun? Yun, okay. So, ayun. Ayun na, hanggang dito na lang yung video natin. Ay, yung edit natin, yung video tuloy. Hindi pa pala tayo tapos. Alagyan pa natin to ng overlay. So, yan. Tapos maglo-loop na lang yan banda dito. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano maglo-loop. Gugroup natin yan. Lahat-lahat. So, dito naman yan. Dito, banda dito. Sa mag-move siya. So, pagitan, maglagay tayo ng rectangle. So, arrow dapat to eh. Kaso, hindi ako marunong magawa nun eh. So, ganito na lang yung gagawin natin. So, yan. Ganyan na lang yung gagawin natin. And then, cut natin siya dito, no? Kasi gitna lang naman. Then, lagyan natin ng moving tool. So, una muna is dito. Pangalawa is dito. So, yan. Wala nang graph yan. Adjust na lang natin, no? So, adjust natin pala. Adjust natin yung moving tool. So, yan. Adjust nyo na lang yung moving tool nyo. Then, lalabas yung box. So, ayan. Di ba? Ang angas. Arrow dapat to eh. Kaso, hindi ako marunong gumawa ng arrow. So, ayan. Ganyan na lang. Tapos, kung gusto nyo, gawin natin white yung color. Yan. Tapos, lagyan natin ng effect. Add effect tayo. Punta tayo sa blur.
Lagyan niyo yung directional blur. Ay, yung Gaussian blur or passbox blur. So, yan. Then, saan pa ba? So, lagyan natin ng overlay, no? So, ilalagay ko na lang sa description yung overlay natin. So, add, and then... So, bali, ito na yung kanilabasan. Hindi ko na pinakastay sa inyo kung saan ako kumuha ng overlay. Lalagay ko na lang sa description. And then, lagyan pala natin to ng ano, no? Border. So, border and shadow on nyo lang. And then, gawin natin favorite color. Yan. Tapos dito, cyan naman. So, stroke. Yon. At dito na lang tapos yung video natin. Kugroup nyo lang naman lahat yan. Group, tapos copy natin yung layer and then paste nyo na dito. So yan, hanggang dito na lang yung video natin at sana may natutunan kayong bago. Mag-reflect pa to sa pag-edit nyo mga boss. At lagi nyo lang tatandaan na hindi kaangat sa buhay kung hindi mo pagsisikapang mahusay. Hayaan nyo lang yung mga nambabas dyan, huwag nyo silang pansinin. At makakamit nyo yung tagumpay, no? So, wala naman kayong inaapakan na tao. So, yun lang, maraming salamat. Tatry ko kung makapag-shoutout po tayo. Pero kung hindi na, baka sa susunod na video na lang. Kandito na lang to and peace out, mga boss! Hanggang sa muli at hanggang sa mga susunod pa nating video. Sana supportahan nyo pa rin ako, no? Pak!